ito sila ngayon. Ayan sila sa loob, no? So, 22 piraso. Namatay, inamatay kahapon yung isa. Dahil, iwan ko, ano ko naman yun, na inapak, ano, ng gamot, no? Ginamot ko naman, pero patay pa rin. Dahil siguro sa init ang panahon. Dahil tag-init ngayon, no? Ilang buwan na? Magtatlong buwan na hindi umulan, no? El Nino. Ayan, namatay. So, wala tayong magawa. Ano talaga ang pagmamanok, may mamamatay talaga, hindi natin maiwasan. No? Pwede natin ma-prevent. Basta hands-on lang tayo. So, ito ngayon, boss. Ma'am, sir, no? Bossing, so ito yung ang disadvantage na hindi dapat kayo mag-breed ng magkapatid. Eh? Dahil, ito sila ngayon ay 21 na lang. So, itong kulungan na to, ito yung aking hospital. Okay? So, ayan. Silang tatlo ay for ano na yan? For recovery. So, ilang week na, mag 2 weeks na, no? So, dahil sila ay sinipon, ubo. No, ayan. Yan, isa yan sa disadvantage na magkapatid. So, ito rin, meron din dalawa dito. Yan, no? Ito ay 4 months, nangitlog na to, no? Itong week, ito, nangitlog tong dalawa. Eh? Tatlo sana to, yung isa nandito sa, ano? So, itong dalawa ay tinamaan na naman, no? So, ano ba ang gamot na gamit ko? Okay, so dalawa lang eh. Premuxil tablet at Amtel tablet. Eh? So, ayan, nakainom na yan ng Amtel. Ayan, ayan. Ayan, no? So, yung silang dalawa. Ayan, no? Makita nyo talaga yung manok na may sakit. Ayan, no? Kita nyo? Ayan, may sakit yan, mang ganyan. Yung isa ay maga yung mukha. Eh? So, ito, wag na kayong magtangka na mag-breed na magkapatid. Eh? So, ngayon, update ko din kayo sa aking breeder. No? Breeder ko, ito ay so, siya ngayon, pahinga. Pahinga time niya ngayon. Yung breeder na yan, hindi masyado makita eh, mailap eh. So, yung breeder na yan, mailap siya. Okay. So, ayan, yung breeder na yan, mula sa kabilang breeder, no? Hindi yan sila magkapatid o bloodline. Tawag nito. So, probe na yan kasi sa ibang breeder yan, no? So, ito yung aking barako. So, nakapapisa ako. Ito yung first batch. Pakita ko sa inyo, ha? Okay? So, ito yung first batch. Okay? So, ito yung nakita ko na advantage. Maganda. Pag hindi magkapatid o magparinte, no? Okay, so hindi magkapatid, magama, magina, no? So ito yung advantage. Ito, ayan, maganda ang kanilang ang resulta, no? So hindi kasama yung maliit, no? Kasi ot yung itim dahil hindi sila luhano yun. Ano ko na yun, hiningi ko lang sa aking ama. Hindi to siya sa akin ay malalaki na yung kasama yung magkapatid niya, ubos na namatay dahil pinabayaan lang. Ay, so balik tayo. So ito yung positive o advantage, no? Sa ibang breeder ka kukuha, no? Kasi ang kalabasan inbreeding kasi, eh? Inbreeding. So yan is advantage sa inbreeding. Okay? So ito hindi to inbreeding. So ito maganda ang kanilang ito ay nasa 2 months. So ito man so parang maraming lalaki, no?
So ito yung sinyalis na maganda dahil simula pagsisiyo nila hanggang ngayon hindi yan nakaranas na nagsipon, nagbulotong, so ayan yung tubig ko ay Bitmin Pro, baka naman so hindi yan talaga mawala yung Bitmin Pro tulad yun dito, Bitmin Pro yan mga ano ko dito, okay? So commercial muna, no? So ayan, napakaganda, no? So first batch, ilang piraso? 11. Okay? So yung laman ng aking incubator ay 18 piraso. 18 yung pertel, yung 11 lang yung napisa at nabuhay. Okay, may second batch tayo dito. Ayan siya pag mag-init, no? Nagpapainit, nag-sunbathing. Ito yung second batch. Okay? So pakita ko sa inyo, ayan, maganda, di ba? Healthy, no? Walang sakit, masigla, no? Malalaki, maganda tingnan, ayos tingnan. Okay? So yung tubigan ko, Bitmin Pro, baka naman, second batch. Ito yung third batch. Sa loob. Ayan, third batch, CCU. 1 week, no? 1 week. Ito yung 1 week. 1 week ba? Ay, hindi pa 1 week eh. Friday ngayon eh. Nung Monday pa to. Nasa 3 days or... 3 days, no? 3 days, 4 days. 4 days pa lang to eh. No, 4 days pala de. Ito, hindi pala to 1 week. So, ayan, tubigan nila, naka-Bitmin Pro yan. Ay? So, ayan. Okay, so, ayan. Alam nyo naman yung aking pagkain nasa labas. Labas talaga yan. Eh. Yung ulo nila ay magkapasok lang dito. Ayan. So, lumapit sila, ayan. Oh. So, naghalhal sila ngayon kasi tag-init eh. Okay? So, ito yung for recovery na. Parang wala nang sip on yung dalawa, no? Okay, so ang aking nilagay na tubigan o powder na nilagay sa tubig ay Sulfar QR. Baka naman, bottle cock. Sulfar QR. Eh, para sa sipon, ubo, oh, pisik, halak, Sulfar QR. Nag-advertise na naman. So, ayan, oh. So, ito kasing area ko, no? Dito naka-twist na orientation ng aking pabahay ay dahil may mga kahoy, no? Gilid-gilid. Okay? So, okay lang to dahil ngayong araw, anong oras ngayon? 12. So, 12. Maano na dito, no? May shadow na ng puno. Eh, pero kung mainit yung area mo, so dapat naka-east-west. Papunta doon, no? Pataas, east-west. Doon yung east eh. Kabila, doon. Dito naman yung west. Eh, kung walang mga puno. At dapat, no? Tips ko din sa inyo, dapat ay medyo mababaw, no? Mababaw ang location or area, no? Dito lang dito sa akin, ito ay tubigan ito pag magbaha. So diyan lang banda sa mainit. Eh? So doon hindi na magamit kasi tubigan. So maganda dito sana kung itik, pero ngayon tag-ulan eh wala ding itik. So dapat ay medyo mataas yung patagili paano, no? Dahil pag umulan, diretso yung tubig sa ibaba at pag mainit, mahangin. Ngayon kasi pag ang lugar pag mainit, ngayon El Nino.
So mahangin ang panahon, mainit at mahangin. So dapat ay nasa ibabaw, no? Medyo bukid konti. Hindi flat. Dahil ngayon dito ay may tubo, medyo mainit. May hangin naman, medyo mainit, pero kung nasa taas ito, napakaganda, no? Aliwalas. 'Yun ang gusto ng mga manok sana. So, okay? So, 'yan ang akin na tips sa inyo na location dapat. Okay? So, ngayon, tested and proven na talaga na hindi maganda yung inbreeding. Okay? So, meron na akong nakasalang 4 batch na sa incubator pero nag-brown out. Eh, sana ay babalik agad. Ah, para hindi masira yung aking incubator. So, papakita ko sa inyo yung incubator. So, ayan. So, brown out pa. So, 25 piraso. Sana ay mapisa lahat. Ay, hindi naman mapisa lahat. Okay? So, hindi natin bubuksan dahil brown out. So, sana babalik mamaya. Mamaya sana. So, ito yung ating itlog ay pangalawang tray. Nakabinta na ko kanina. Meron na itong mayari. No? So, binta ko sana ito ng... Ito ay small size. Binta ko sana ng 180. Pero since nagtawad, 150 na lang daw. Sige, 150 dahil ang aking asawa lang yung bumili. Dahil gagamitin daw niya. So, 150. Go na yan. 150. No? Isang tray. Pangalawang tray na to. Kanina nakabinta ko ng 250. No? Isang tray. 250 kasi yung bintahan ko dito sa isang tray. Table brown egg. No? So, hindi yan na magpisa. Table yan eh. Okay? Yung mga boss. So, ito. Nakita nyo yung roster ko. Ay ito ay... na nangasta na din pero hindi ko to ibibreed dahil mula to sa akin na mula sa aking inahin. So ibig sabihin ay magkapatid, so ibig sabihin ay inbreeding. So ngayon hindi ko to ibreed talaga, so ibibinta ko to kung may bibili, kung hindi ay kakatay na lang. So ayaw ko na talaga sa inbreeding dahil bukod na maliit ang itlog ay madalas magkasakit. Dahil ako dito ngayon ay nagsunod ako sa organic, no? Semi-organic, walang vaccine, no? Meron tayong page pero konti lang, may inilagay tayo ng mga indigenous lang na dito, mga tulad ng mais, rice bran, yung gano'n, no? Coconut. Okay? Coconut meal. Ayan. Fish meal. Pinsan. Kabili tayo ng isda. So, semi-organic, no? Dahil may pigs pa rin tayo. Okay? So, ever since hindi ako nag-vaccine. So, ayan ang disadvantage pag hindi ka nag-vaccine, madaling magkasakit ang manok. Pero para sa akin ay organic naman yung ating produkto tulad ng itlog or ang meat. Ito ay pwede ko ito ibinta o pagkatayin. Ibinta. Okay? So hanggang dito lang mga boss, mga sir, mga ma'am. Okay? So update ko kayo susunod na video. So ayan, napatunayan na natin na hindi maganda ang inbreeding sa ating mga manok. Tulad daw ito ng tao eh, sabi nila. Eh, abnormal daw eh. Ay, tama naman, magkapatid, abnormal. Okay, sa tao. O dito sa manok, abnormal din. Madaling magkasakit, maliit yung itlog. Okay lang yung sa meat type kasi malalaki naman yun eh. Okay, so ayan na. Ang sunod mga boss, salamat sa panonood. Baka subscribe mo naman ako mga boss, palambing naman. Salamat po, hanggang sunod, bye bye.